atin naman pong good news, ibinida sa kauna-unang Tarlac Art Fair ang iba't ibang obra ng nasa higit 100 Tarlaceno artists at artisans. Silipin po natin ang mga natatangi at nagagandahang lika ng ating kapwa Pinoy sa ulat na ito. Ang probinsya ng Tarlac ay kilala sa kanilang malalawak na sugar at rice plantations. Pero hindi alam ng marami, ang Tarlac pala ay tahanan din ng mga magagaling na mga artist na may likha ng mga natatanging mga obra, gaya ng mga paintings na ito, mga photographs, sculptures at iba pang arts and crafts. Sa kauna-unahang Tarlac Art Fair sa Diwa ng Tarlac, higit sa 100 na Tarlaceno artist at artisans ang binida ang kanilang mga obra. Animoy nasa museums ka abroad sa ganda ng setup na karapat dapat lang naman sa mga naggagandahang mga gawa ng mga local artists dito. And whenever there's a competition outside Tarlac, ng mga malalaki competition, laging may taga-Tarlac na nananalo. And I'm like, oh, lagi may taga-Tarlac. Pero, so napagtahi-tahi ko lang na definitely madami if we call all of them award-winning artists, and then their friends then artists. Yun, so it was such a wonderful experience getting to know them. Ilan sa mga sumali sa Tarlac Art Fair ay sina Judeo Herrera, Wenzel Malyari, at si Kenneth Soriano Garcia na ipininta si Mona Lisa. Para kay Melissa Yap na isa ring artist mula Tarlac, ngayong nahaharap tayo sa pandemya, higit na kailangan ang mga sining na ito bilang isang kasangkapan rin sa ating paghilom. We really believe that art is essential. Parang people need to see art. So people need to make art and to see art as a way to breathe during this pandemic. Libre ang entrance sa art fair na ito na inorganisa ng provincial government ng Tarlac sa pangunguna ng Tarlac Tourism at pakikipagtulungan ng Manila Art at ng National Commission for Culture and the Arts. Sinimulan itong buksan noong October 1 at magtatagal hanggang November 13 ng taong ito. Tiniyak naman ang mga organizers ang mahigpit na pagpapatupad ng mga health protocols. Sa susunod na magagawi tayo sa Tarlac, naway hindi na lamang mga malalawak na sugar at rice plantations ang ating agad na maaalala. Dahil ang Tarlac, tunay na saganang sagana rin sa kanilang mga local artists at artisans na may husay, talento at galing na may pagmamalaki ng bawat Pilipino. Diane Kirer para sa Bayan.